Welcome back to my channel. It's me again, Mirna. For today's video, I'm gonna make a empanaditas. An empanaditas, my own version. Time check. It's 9:48 in the morning here in US. It's Monday. I'm preparing my stuff for my empanaditas. Ito na po tayo sa aking empanaditas, my own version. Ito po yung mga kailangan natin. Flour, 3 cups of flour. And then, chicken powder, salt and pepper, onion, garlic, green peas, potato, carrots, it's so tiny. ground pork, like about a half kilo of ground pork. Or it depends on how many empanaditas you can make. It's depend. You can always keep the rest in the fridge and then you will just... make a dough later on when you have a lot of fillings, nothing more than fillings. I always have to be extra. Extra garlic, extra large onion, extra small carrot, extra small potato. Oh my goodness. Okay guys, let's begin. Kalimutan ko pala, 2 tablespoons of oil and then half cup of milk. And then you can just add water when the mixture of the flour is matigas. You know matigas, it's hard. So it depends, pagka sobra-sobra yung tubig, ay sobra kulang yung milk, you can just always add. Kasi sometimes, nagdadagdag ako ng flour, depende sa texture ng pagmasa mo, ng texture ng flour, magdadagdag ng milk or either water, but I use milk, so it's fine. Mag-iwan muna tayo guys, extra small na carrots. Wala akong available na carrots dito. Ang laging binibili ng carrots ng anak ko is either naka-dice na o ganito kaliit. Kasi minsan nilalagay niya pag nag-roast siya na ano. Ito napakaliit nito. Ayokong masyadong gumagamit ng napakaliit. Ang hirap iwan niya talaga ng mga kamay ko. Diba? Ang liit. Yung iba, pag gumawa ng ano ng ganito, ng empanada, nilalagyan nila ng yeast, kaya baking powder. Pero ako gusto ko kasi yung crispy yung ano, yung crispy yung dough niya, yung balot niya. Kaya okay lang na walang yeast para maging crispy yung balot ng empanada. Pag kinagat mo, crunchy. Crunchylicious. Sabi ko, I always wanted to be extra. But this carrots is extra small. And the potato, look at the potato. Nahala naman ako yung panag-roast yan. Yung mga patatas na ganyan, kasi at saka carrots. Parang ano na, parang tama na po. Parang tama na pong ano na to. Ito yung carrots na to kasi. Okay, we'll go ahead to the potato. The small potato. Masarap ito, nagluto ka ng kapritada. Ganito kalaliit yung potato mo. Hindi pala ganun kadali kung nag-ano ka, pumasok ka sa white world. Kinakain lahat ng oras mo. Kakainin talaga lahat ng oras mo. Gagawa ka ng video, mag-edit ka. Lalo na pag ano, pag wala ka pang banana, pag panay ang lagas, Jesus Maria, ano. Tapos babasahin mo yung mga message nila. Ganun. Kasi pag hindi ka naman nag-engage sa message, or sa notification, or sa video, wala rin naman manonood ng video mo. Pag hindi ka nag-engage sa ganun, siyempre sino ba naman, ikaw kahit ako, manood ako ng isang channel, tapos hindi naman manonood pabalik sa'yo. Siyempre, ano lang yun. Yung bananas, okay. Nagmumuriot ako po kasi natulog. Actually, I sleep last night 4 o'clock. Kasi chika-chika kami sa live ni Graciana. Tapos pati apo ko, yung apo ko, hindi na natulog. Launa na rin natulog. Wait lang, baby. Launa na madaling araw natulog kakapanood ng ano. Tapos sabi ng apo ko, yesterday when she wake up, she said, Wawa, I wanna cook eggs. She's only 2 years old, ha? Wawa, I wanna cook eggs. Sabi niya, sinot niya yung apron niya. Wawa, I wanna do, good morning guys, welcome back to my channel, Sisi Mina. Ay, nakapagda. Ayan, tapos na ako maghiwa. And then, let's go to the onion. Aray, prepare na natin yung feelings niya bago tayo mag-prepare ng dough. Kasi yung dough niya, expand mo po siya ng mga 1 hour para makapagpahinga. Pati dough, nagpapahinga. Ayan. Prepare na siya. And then, let's start for the dough. Dough, a deer, a female deer, a tropical sun. We will put the dough. We will make our ballooners in there. And then we will put like a half teaspoon of salt. And then we will put the oil in it. And then we will put I put the milk already. See?
Dun sa 2 cups of water, ay 2 cups of flour. 2 cups of flour only, ito 2 cups of flour. Tingnan mo, yung half cup of milk is not enough. It's, I usually make a 3 cups of flour and 1 cup of milk. That's why kulang. Magbigyan na lang natin siya ng kakonti-konti, a little-little, we will add water. Little-little, mag-add tayo ng water. Yan, yanners, ners. Show yourself, I'm dying to meet you. Yan, konti-konti, we will add, the milk is cold. The milk is cold, the water is cold. And I am cold. Yan. Yan. Yan, ito, tama na itong texture. Depende naman sa'yo, makikita mo naman ang texture eh. Kung okay na siya, o hindi pa siya okay. Sana sa Pasko may magregalo sa kay akin ng ano yun. Umiikot na pang ano pang masa, pamasa para hindi ko na masahilagin. Yan. Yan na guys. Yan. Okay na yung texture niya ganyan. Ngayon, we will use, I have two hands, the left and the right. Okay, we will use it. We will mash the flour, ay the, masamasahin na natin ito. Tapos, pag medyo sticky siya, we will add more, a little, little by little flour while you are doing the, massage. Yeah. Kunti-kunti, magdaragdag ka ng kalina. Pag habang minamasahin mo siya. Yan, okay na to. Hindi na siya sticky. Mga 5 minutes mo siyang i-need. Need 5 minutes, yung laki ng kamao ko. Parang ano, oh, parang makin na dumidikdik. Oh. Yan, yan. Hindi ko siya nilagyan ng, ano, ng baking powder or baking or yeast kasi I want this one to be crispy. Kasi pag crispy, maganda siya pag crispy. Need for 5 minutes. Oh, nagsigalawan. Nagsigalawan ng lahat. Nagsigalaw. Yan. Yan. Rest this one for 1 hour. Put it in the fridge and rest this for 1 hour. And I'll be right back. At habang namamahinga si Mr. Doe, tayo ay mag-uumpisa ng mag-isa. We will start to saute the fillings. The fillings is mutual. Put oil. Mainit na yung kawali. Lagay na natin yung sibuyas. Put the onion. Halo-halo the onion. Yan na. Medyo transparent na yung onion. So, lupot the garlic. Mura ang garlic, mura ang onion. Inalagay na natin yung sibuyas bawang. Medyo ano na natin ng konti pa. Mga 5 minutes. Ang bilis ng panahon. Makalipas ang 5 minuto. Lalagay na natin si pork. Nilupot the pork. Magaya na itong mga ito kasi ano pa yun. Dapat nalike ko po eh. Kaso, hindi ako makapag-concentrate. Pag nag-live ako na nag-gulo, hindi ako nakakapag-concentrate sa aking pag-gulo. Masyado ako mag-gulo. Naalala ko nung ano, when I do the daing cooking, nakalive ako doon. Dalawa-dalawang nakatutok na camera. May nakatutok sa cooking, may nakatutok sa inyo, may nakikipag-tuntuan. Hindi ko maano, hindi ko maasikaso. Parang masyado ako maingay, masyado ako mag-gulo. Yan. Then, we will add this one. We will add salt. And pepper. I love using this pepper. Aga, kakagal. Gulong. Lakas ng apoy. Hinaan natin ang apoy. Put the fire in a medium heat. Then we will add this one. Para medyo magkakulay pa siya. Nakalimutan ko. Lagyan na lang ng paprika. Ako paprika nilalagay ko. O kaya a drop of tomato sauce, tomato paste, something like that. It depends on you. Kaya sweaty. Lagyan natin ang paprika. Para kasi paprika masarap. Ito naman. Ano na yung kulay niya. Para medyo magano lang magkakulay lang. Pwedeng aswete. Pwedeng a drop of tomato sauce or tomato paste. A tablespoon or teaspoon of tomato paste. Pwede. Pero ako kasi I prefer to use this one, paprika. Alam mo, wala namang kumakain dito. Nagtaka nga ako sa manugang ko kumakain siya ng empanada. Yan. Yan. Ganda na ng kulay. Tapos, cover this one. Let it boil for 5 minutes. Then we can put the other ingredients. Yan. Okay na yan, guys. Lagyan na natin yung patatas. The potato. We will put the dice, the cube potato. Mas pag-apin. And then, the carrots. And then, the green peas. And then, you can taste it if okay na yung lasa niya. Pag hindi pa naman, dagdagan mo siya ng asin pang konti. Konti pang asin. A little bit more salt. It depends on your taste. If you want a little bit salty, a little bit spicy, you can add some spices on it. And later on, when the everything is done already, you can add one tablespoon of flour.
I will add a teaspoon of I will add a teaspoon of sugar para mag-blend lang yung lasa niya. We will boil the we will add this one. Tatakpan natin siya, tulutin natin siya ng another one bite dash. Yan. We will cover it para pag malambot na siya hindi ma-dry at yung sabaw niya, we will cover it. Ito na guys, makalipas ang 15 taon. Ito na siya, ready na siya. Yan na. Yan, kita niya yan. Yan na yung magiging palaman niya. Hintayin natin yung go after 1 hour. Sa. Kailangan ito palamigin muna. We will let this cool first before we can make the empanadas. Empanadas fritas. We'll be back. Ito lang lagyan ng flour ito para hindi curds. This is my life. Parang ganito eh. Parang siopaw. Matrabaho. Matrabaho sa ganito kaganarihan. Tapos we will put filling. Parang siopaw din lang siya pero ano, yan. Tapos iganyan mo lang yung bawat edge niya. Yan. Parang pisilin mo lang siya kurutin. O diba parang siyang ano oh. Oh. Parang kukurutin mo siya para mag-lock. Para hindi siya bumuka. Hindi ba pwede mong gamitan ng finidor? O yan. See? Ganyan lang ang processing niya. Then we will fry it later. A few minutes later. Yan, malapit na siya guys. Ilan na yung nagawa ko. Hindi na lang. Matatapos na. Tapos nagpainit na ako ng kuwali. Para after that, maprito-prito na. Ganyan lang siya oh. Ganyan lang siya oh. Tapos pipindutin mo lang ng ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Di parang magkaroon na siya ng design. Yan na guys. Last na lang po. Then it's finished. Dali lang magbalot. Oh. Ganito lang yun. Press it like that. Sa para mag-aalon-alon siya. Ganyan. O yung iba naman, you can use a fork. You can use a fork like this. Yan. Maganda yung fork para masyado mag-stick siya. Pwede naman fork. Ganyan. Tapos nagpainit na ako ng kawali. Para magpiprito tayo. Para makita nyo kung ano. Ano yung isura pag naprito na. Kung ano siya yung crispy siya. May pre-taste. Magpipre-taste ako. Magpapapre-taste ako sa inyo. Yan. Nasuganda pag tinidor siya. Tingnan mo. Ito ang maglalaki. Kailangan. Kasi pag hindi mo masyadong sinara din, pag pinarito mo, magbubuka din siya. Mainit ng kawali niya. Maglalagay na tayo, guys. Yan na, guys. Yan na yun. O, diba? O, tapos ito na tayo sa kawali. Mainit. Guys, mainit na yung kawali. So, magpiprito na tayo. We will fry. This one. Mainit na nga. The oil is hot already. We will put this one. This one. And this one. Apat lang magkaka siya. Kasi sikit na siya. Nina. Pag siniksik ko ka, apat. Lima. Yan, pwede siguro lima. Don't touch it. Ito kasi po talaga naman. Gusto yan talaga mag-vlog eh. Kahapon, sabi niya. Wow, wow, wanna cooking, cooking egg, sabi niya. I wanna do cooking, Lola, sabi niya sa akin. Welcome back to my Sisi channel, sabi niya. Sabi niya, welcome back to Sisi Mina cooking. Yeah, papry ko na yan. Guys, ready for frying na. Nung nasa Pilipinas ako, 6 years ago, ang benta ko ng isang piraso niyan ay 5 pesos. Hindi ko na alam kung magkano na ngayon ang bentahan niyan. Ito na yung second batch ng frying. Ubusin ko itong frying lahat kasi maghapon namin kakainin itong manugang. Yung mga apo ko naman ayaw nito. Yan. Yan ay nagawang isa. Yung, yan. Nakaka-apat pa lang. Tapos, tapos na guys, ito na. Ready na siya. Punta na kayo. Pre-taste na tayo. Pre-taste na tayo. It's ready. Here it is. My empanadita na malditang empanada. Thank you guys for watching and hope you like my video today. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell for more updates. I will put the description below yung recipe niya. Thank you guys. Bye!